Isang anim na buwang sanggol ang nadagdag pa sa kabuuang bilang ng mga namatay dahil sa acute gastroenteritis sa Iloilo City. May detalye si Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Isang anim na buwang sanggol na lalaki sa barangay Sook, Arevalo ang panibagong namatay dahil sa acute gastroenteritis sa lungsod base sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Unit ng Iloilo City Health Office. Ayon sa lola ng bata, nagkadayariya at nilagnat ang kanyang apo dahilan upang magdesisyon sila na ipa-confine ito sa ospital. Pero nitong September 14, binawian ng buhay ang sanggol dahil sa septic shock, pneumonia high risk at acute gastroenteritis with severe dehydration. Nang pagdulong dito, mga tatlo ka oras nagsuka sa katatlo ka bisis. Tigin dala din nila sa ospital pero ang mataya nagaturong na. Pag nagaputi na iyang mga bibig. Hindi patukoy ng pamilya kung anong pinagmulan ng sakit ng bata. Gayong pinapakuluan naman daw nila ang tubig sa gatas ng sanggol. Sa ngayon ay may 13 na italang namatay dahil sa acute gastroenteritis sa lungsod. Umabot naman sa 663 ang naitalang kaso kung saan 36 ang patuloy na nagpapagaling. Samantala, tumaas sa 16 ang kaso ng cholera sa lungsod. Kabilang sa mga naitalang bagong kaso ang 2 taong gulang na batang lalaki sa barangay Santo Niño Norte, Arevalo. 8 taong gulang na batang lalaki sa barangay Balabaguharo, isang buwang gulang na babaeng sanggol sa barangay South San Jose Samolo at isang 68 anyos na babae sa barangay Santo Rosario Duran. Lumabas sa kanilang rectal swab na positibo sila sa Vibrio cholerae. Nakalabas na ang mga ito sa ospital at nakarecover na. Ayon sa health worker ng barangay South San Jose, makakatulong na maagapan agad ang sakit kung alerto ang mga magulang o guardian ng bata at hindi nahintayin pa na umabot sa dehydration bago padalhin sa ospital. Kung may ara ang mga bata or mga gasululuka, galulupot, i-report na yun sa amon kay para matagaan na yun sa solusyon. Samantala, maliban sa 1,000 cholera vaccines na donasyon ng Metro Pacific Iloilo Water, plano din ng lungsod na bumili ng karagdagang bakuna mula sa 3 million pesos na pondo ng lungsod mula sa calamity fund nito. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.